Hey guys! Welcome to Mama's Voice! In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! One of our guests on our previous episode was Father Luciano Feloni of the Diocese of Novaliches. Today, we are back here in Novaliches with Bishop Roberto Gaa. Join us to know him better here on Mama's Voice, Mama Mary's Voice. Hello po, Bishop. Kumusta po kayo? How are you po? Okay naman po, pero... Thank you very much po for granting our request po na ma-interview po kayo, Bishop. Magpakilala po muna kayo sa ating mga viewers. Ako po si Bishop Robby Gaa ng Diocese of Novaliches. Ako po ay 22 years ng pare at 3 taon na pong ubispo. Bata pa pong ubispo. Baby pa po. Bishop, paano po kayo nag... simula sa inyo pong vocation? Pag sinabi mo vocation sa pagkapare? Yes po, Bishop. Nung mga 8 taon na ako, kasi ano ko, late vocation ako. Ah, po. Ako'y tapos ng engineering, tapos nag-work na ako ng 8 taon. Mm-hmm. Tapos yun yung time na bahagi do sa, ng parang, suggestion or recommendation do sa prayer community ko na mag-ipagdasal yan. Mm-hmm. So, pinagdasal ko, parang hindi ako tinatawag sa para sa pag-aasawa. Hindi ganun kalinaw, pero parang may hudyat na para sa pagpapare. Mm-hmm. Tapos, nung nag-apply ako, tanggap na ako sa seminary, pero hindi ako pumasok. Mm-hmm. Sabi ko, gusto ko talaga mag-asawa. Parang nakikipag-bargain pa ako sa Diyos noon. Pero yun nga, nung time ng World Youth Day, sabi ko kay Lord ganito, Lord, sige Lord, I will say yes now, tapos tingnan natin. Ang sa akin parang inisip-isip ko, parang I was hoping to do an Abraham. Mm-hmm. Diba si Abraham, sinabi sa kanya nung anghel, naiali yung kanyang anak na si Isaac. At the last minute, nagbagong isip at hindi inialay si Isaac. So parang ganun din sa akin. Mm-hmm. So I was hoping to do an Abraham na last minute, Lord, baguhin mo, Lord. Pero yun nga, hindi binago ni Lord. Pero sa akin, ang naramdaman ko doon, that was the first time ever I really felt at peace. So sabi ko, baka ito nga yun. Mm-hmm. So pumasok ako sa seminaryo, dala-dala ko yung kapayapaang yun. Mm-hmm. So the whole time na talagang ang sa seminaryo kasi, hindi naman yan basta mag-aaral ka lang. Pero sa seminaryo, kakalamain yung kaloob-looban mo. Titingnan kung ano ba ang naaangkop sa pagkapari, ano yung hindi naaangkop. Kung hindi naaangkop, talagang it will try to babaguhin niya from the roots. Mm-hmm. So masakit ang seminaryo, mahirap ang seminaryo. Pero sa akin, parang I was bringing that peace all the while. So sa akin, parang mapayapa ang pinagdaanan ko sa seminaryo. Mm-hmm. So yun, hanggang ngayon, parang pinagdaanan lahat ng pagsubok, bumagsak sa academics, pero parang patuloy pa rin yung tawag sa akin ng Panginoon hanggang naging pare ako, hanggang naging formator ako doon sa seminary kung saan ako nanggaling, hanggang doon sa nag-aral ako sa ibang bansa para doon. Mm-hmm. So talagang marami akong pinagdaanan, pero parang everything was really, I was hanging on to that peace, yung kapayapaan ng Panginoon. Na magpahanggang ngayon, siguro, ang sa akin lang siguro ngayon, itong pagiging obispo, medyo late lang ng konti yung dumating yung kapayapaan. Una kong sinabi, sige Lord, I will say yes. Parang humabul-habul pa yung kapayapaan pagkatapos. Pero sa akin, pakiramdam ko,
nandiyan na yung kapayapaan na hindi ako iniwan ng kapayapaan ng Panginoon. Mm-hmm. Pero Bishop, what led you to enter the seminary po? Pwedeng tapos po kayo ng engineering, pero ibang vocation naman po yung kunin nyo. Like for example, doctor po, or ibang, ano po, ibang field po. Pero bakit sa pagpapari po kayo pumasok? Hindi ko rin alam. Hindi, pero yung, ang sa akin, ang nangyari lang sa akin nun, parang it was clear na hindi ako para sa pag-asawa. Na para bagang inuudyukan ka para magpare. Pero yun nga, nung tumungtong ka sa seminaryo, kasi wala naman talaga akong alam sa pagpapare. Meron akong tiyo na pare, yung ano nga kanina. Pero bihira kami magkita, tipong mga tuwing Pasko lang, ganun lang. So, sa akin, wala akong ideya at wala akong pagnanais magpare. Pero yun nga, nung tumuntong ka sa sa seminaryo, parang unti-unti, parang inilalatag sa'yo ano nga ba yung plano ng Diyos. At habang nilalatag na ganun, parang nararamdaman mo yung patuloy pa rin yung kapayapaan ng Diyos. Kaya para sa akin, parang yung itong pakonti-konting paglalahad ng Diyos, parang nalalaman mo yung plano niya. Hindi siya yung isang biglaang plano na kumidlat, kumulog. Yes po. Na yun eh, hindi eh. Parang yung pakonti-konting paglalatag ng Diyos ng plano sa iyo. Sa family niyo po ba, Bishop, hindi po ba nagkagulatan nung, or natuwa po ba sila nung pumasok po kayo sa seminary? Ano po yung nangyari po? Ang nanay ko hindi ako pinansin. Aha. Ayaw niya. Gusto kasi po ako yung paborito. Hindi, binura. Hindi, nung sinabi ko sa nanay ko, nagbabasa siya ng dyaryo noon eh. Ma, mag-a-apply ako sa seminaryo. Parang wala siyang narinig. Oh. Dinedman niya ako. Ilang magkakapatid po ba kayo, Bishop? Lima kami. Uh-huh. Lima kami. Although meron akong dalawang kapatid na member ng Opus Dei. Opo. Na sila pa'y mas mukhang pare kaysa sa akin. Pero yun nga eh. Kasi sa akin, siguro aangkinin ko na ito. For a time, ako yung close sa nanay ko. Yun yung time na yun. At parang hindi niya matanggap na papasok nga ako sa seminaryo. Pero yun nga, ang ano nga doon, hindi ako pinansin. Tapos, hindi nagparamdam sa akin ng nanay ko for almost half a year. Wow! Nagparamdam na lang siya ulit nung nagsusot na ako ng sutana. Para naiyak ako. Hindi ako naiyak, napubuhing ako. Mga ilang, gaano po katagal yun na tiniis nyo po na hindi kayo pinansin? Or hindi, naman, isang parang kalahating taon lang naman. May time po ba natin try nyo po siyang kausapin or hindi lagi naman kami nag-uusap. Pero yung nga, talagang parang hindi lang niya nga matanggap na ganun na magpapari ako. We will still be with Bishop Robbie after a few reminders. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. You are still tuned in to Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Click that like, share, and subscribe button for more Mama's Boys videos. Back on our interview with Bishop Robbie. After your ordination po, may sinabi po siya sa inyo. Sa akin kasi, nung pumasok ako sa seminaryo, yun din yung time na nag-uumpisa ng kanyang dementia or Alzheimer's. So ang ano nga doon, parang dumating doon sa punto na nung pumasok ako sa seminaryo, nag-uumpisa na. At pakonti-konti nagdi-deteriorate na yung condition niya. Hanggang doon sa ordination, parang hindi na rin niya alam kung anong nangyayari. So, parang, yun nga eh, parang nawala nga ang nanay ko even before ma-ordain ako. What's the reason po kaya? Bakit parang... Siyempre, namimiss siya yung paborito niyang anak.
Wala dito yung kapatid ko. Masasabi po ba natin, Bishop, na mama's boys po kayo? Oo. Mm. At ako yung... Wala naman. Hindi naman papanood ng kapatid ko. Pero yun nga, ang sa akin, ako yung malapit sa nanay ko. Mm. To the point na nung namatay yung tatay ko, ano kasi, 1981 namatay yung tatay ko eh. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, nami-miss daw niya na may katabi siya sa o may kasama siya sa kwarto. Mm-hmm. At ako yung sinabihin niya, ako yung kasama niya. Eh yun yung time na, yung tipong college ka, uh-huh. Yung marami kang kalokohan, yes, marami kang kapilyuhan, mm-hmm. Pero uuwi ka sa bahay, kasama ko nanay ko sa kama. Nakainom ako, nakaano, ganun, yung ganun. Opo, opo. Pero yun nga eh, ang sa akin, parang siguro, in a way na parang I was able to have a glimpse do sa buhay ng nanay ko, nagkaroon din siya ng glimpse do sa buhay ko. Kasi kapag anak ka, hindi parehong trato sa'yo ng asawa. Although hindi naman ako yung asawa, pero... Parang dahil naging mas close nga kami. Mm-hmm. So yun yung ano, tingin ko. Mm-hmm. Paano po yun, Bishop, nung pumasok po kayo sa seminary? Parang hindi nyo po ba na-miss na since kayo po ang laging kasama ng inyong... Well, na-miss, oo, of mm-hmm. course. Kahit yung nanay ko, on several occasions, bigla-bigla na lang dadaan ang nanay ko sa seminaryo. Mm-hmm. May dala siyang donuts, may dala siyang pizza, may dala, kung ano ng mga dala niya. Although yun nga, yun yung time na nag-uumpisa na nag-on and off yung kanyang memory. So yun, nami-miss. Pero may ano po ba kayo? Special devotion po ba kayo to the Blessed Virgin Mary po? Oo, yung sa, lalo na pumasok ako sa seminaryo. Yung batch namin ay may special devotion kay Mama Mary kasi ang batch namin ay pangalan ay Anima. Kung titingnan natin, parang soul. Pero iba para sa amin, iba yung ibig sabihin ng Anima. Ang sabi na anak ni Maria. So kami yung mga anak ni Maria na parang regular kami nag-meet for rosary. Yung kwentuhan tungkol sa mga nanay namin, kwentuhan tungkol sa kung paano kaming patuloy na itinataguyod ni Maria sa aming bukasyon. Ganun. Mm-hmm. Bishop, ano po yung mga previous assignments po ninyo? Kami yung una na naging part ng Archdiocese of Manila na yung Benjamin Program. Mm-hmm. Kasi napapansin nila, ang mga pare, especially sa first 5 years, ay problematic na kaagad. Kasi hindi nagkaroon ng magandang transition from seminarian to priesthood. Kasi pag seminarian ka, well, ang daming trabaho, very structured ang buhay mo, wala kang pera, wala kang power, wala kang authority. Tapos all of a sudden, pag pare ka na, marami kang pera, o kala mo marami kang pera, kasi ikaw yung may hawak ng pera ng parokya, iba yung authority mo, all of a sudden, walang structure ang buhay mo. Mm-hmm. So kami first na group na part ng Benjamin Program, na kung saan kami ay ini-expose sa iba't ibang mga pare na may puso ng formator, tapos iba't ibang klase din ng parokya. Ako yung na-assign sa Philam, sa May Quezon City. Na-assign ako sa Quiapo. Na-assign ako sa Presentation of the Child Jesus sa May Parañaque. At saka sa May Cubao, sa May yung cathedral nila doon. So iba't ibang parokya at iba't iba din mga pare. Lahat sila ang focus. Ano nga bang nangyayari na sa'yo? Habang ginagawa mo lahat yung ministry na yon. Tapos, na-assign din ako sa seminaryo for the longest time, for 15 years. Tapos nag-aral din ako sa Roma for 2 years. So basically, yun yung ano ko. Plus ito ngayon sa diocese. Ito po yung first
diocese po ninyo. Opo. Opo. Hmm. Nakwento niyo po kanina, Bishop, na parang hindi po planado ang pagpasok niyo po sa seminary until you were ordained a priest, ano po. Pero nung nag-bishop na po kayo, parang mas lalo po yatang hindi planado yon, Bishop? Oo. Or expected nyo na po? Hindi. Hindi po. Ang sa akin, walang... Ano po nangyari walang, po? Walang, paano walang, po? Walang pari na matino na, na magnanais maging obispo. Kasi iba din yung responsibilidad, iba yung... iba yung nakaatas sa balikat ng obispo. Kaya ang sa akin parang hindi ko ninais, hindi ko ginusto ito. Sinasabi ko nga doon sa sekretary ng nuncio, kasi sekretary ng nuncio nagsabi sa akin, bakasyon yung nuncio nun. Mm-hmm. So sinabi ko sa kanya, I have so many reasons to say no, but only one reason to say yes. Mm-hmm. And that is because God called me. Not for anything else. Hindi naman ako mabait. Hindi naman ako matalino. Seryoso ako. Hindi ako mabait. Hindi ako matalino. I just said yes. Mm-hmm. At para sa akin, yun lang. Yun lang talaga. Mm-hmm. Ito yung katotohanan sa seminaryo. Sa seminaryo, unti-unting nag-aalisan yung mga kasama namin sa batch. Sila yung mga mababait. Sila yung matatalino. Eh, sino yung naiwan? Kami yun. Yung mga hindi mabait, yung mga hindi matino, yung mga hindi matalino. Kaya sa akin talagang, even itong nangyari sa akin, ito yung pananatili ko sa seminaryo at pagiging pare. It's really a reflection of God's grace. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil mabait, hindi dahil matalino ako, hindi. Mm-hmm. Talagang dahil Diyos, dahil sa Diyos lang talaga. Pero when you were offered po na para sa maging bishop po, pwede po ba kayong tumanggi? Pwede. Mm-hmm. Pwede. Mm-hmm. Pwede. Pero nag-yes po. Yun nga, sabi ko, hindi naman ako tinawag dahil matalino. Yes po. Mm-hmm. Bamait ako. Pero dahil tinawag lang ako, yun lang. Ano po yung mga naging projects niyo po and initiatives po, Bishop? Ang sa akin ngayon, yung kilalanin ko muna yung diocese. Mm-hmm. Kasi nga, ito yung first na diocese na yes, ano. Po. At malaki itong diocese. Kasi itong diocese na to ay, it has 73 parishes. Wow. Ang population niya, almost the same na as Manila. Mm-hmm. Ang Manila ay 3.1 or 3.2. Mm-hmm. Ito ay 2.7 mm-hmm. million. Meron kaming 46 na pare. Mm-hmm. Meron kaming 46 na religious na pare. Meron kaming 25 na guest priests. Mm-hmm. So all in all, 115 na pare. Tapos, yung last count ko ng mga religious na mga madre, 64. So ang ano rin, malaki tong diocese. Mm-hmm. Don't go away. Mama's Boys, Mama Mary's Boys will be right back, so stay tuned. Hi there! You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts for more updates about Limang Siglo. Back on our interview with Bishop Robbie. Ano po yung mga nangyari sa inyo? Kumusta po kayo nung pandemic, Bishop? Pagpasok ng pandemya, sabi ko, ito yung defining moments natin as a church. Mm-hmm. This will define who we are as a church. Have we reached out? Tayo ba ay patuloy na nagpahayag ng mabuting balita? Tayo ba ay patuloy bang naging simbahan para sa kanila? O tayo ba ay nagkulong? Tayo ba ay nagsarili? Tayo ba ay nagtago? Pero sabi ko nga sa kanila, ito yung panahon na ano, talagang we should reach out to people. Mm-hmm. At ganun ako natutuwa sa mga kaparian, sa mga parokya. Talagang we really tried our best to respond
to the needs of the faithful. Mm-hmm. Ang sa akin nga, ano doon ha, dahil nga pandemya, lalo na yung unang bulusok ng pandemya, yes, syempre, walang nagsisimba. At dahil walang nagsisimba, walang koleksyon. Mm-hmm. Diba? At yan yung inaasahan mong tutulong sa pagtulong mo sa mga tao eh. Pero sa kabila nun, sabi ko, I think we need to go into social media. Mm-hmm. At ganun nga, nagpasukan sa social media, unang-una si Father Luciano. Yes po. At parang doon nagkaroon na, oh, anong ginawa nyo? Ano eh? Si Father Luciano, nag-initiate para ang lahat ay magiging social media friendly. Ang lahat magkaroon ng online masses. Ang lahat ay parang magkaroon ng SOCOM, yung team na magko-cover saan. So ang sa akin parang it was an opportunity to for the diocese, for all the parishes to step up to the challenge. So ang sa akin parang parang sumabay kami sa daloy at hamon ng panahon. Mm-hmm. Ano pong adjustment po yung ginawa niyo personally, Bishop, during the pandemic, during the social media era nga po, sabi nga po nila. Ay, ako! Sabi ko, ayoko nang ganyan. Una, sinasabi ko yung Father Luciano, sabi ko, siya yung social media communications dati. Opo. Sabi ko, ayoko niyan, allergic ako sa ganyan. Ayokong papasok sa ganyan. Pero hindi eh. Opo. Mas, parang, sasabihin mo mga pare na maging social media friendly tayo, tapos ako, hindi ako papasok sa ganyan. So kahit ako, hindi lang yung being in front of the camera, pero pati yung technical side. Mm-hmm. Inaral ko, paano mga abang gumamit ng ano, uh-huh, yung mga OBS, yung mga camera, ganyan. So talagang, engineer naman ako, so okay lang sa akin yun. Mm-hmm. Mas gusto ko pa nga yung nasa kabilang side ng camera. Mm-hmm. Pero kailangan nasa harap ka rin. Yes. So ikaw yung nasa likod at ikaw yung nasa harap ng camera. Mm-hmm. Dumating nga doon sa point na, kasi meron akong regular mass every Sunday hanggang ngayon. Opo. Iniantay ko nga bumaba yung dami ng viewers. Eh hindi daw bumababa. Mm-hmm. Dumating doon sa point na nagkasakit yung SOCOM na nagko-cover noon. So ako din lahat. Mm-hmm. Ako yung nagbabasa ng readings, ako yung nag-tend ng camera. Tapos nag-eksperimento din ako. Na sabi ko, bakit hindi ako magdalawang camera? Parang sabi ko, social. So talagang parang I was also exploring. It challenged me personally, mm-hmm, technically. At pero sabi ko, at the end nung sabi ko, I will have to leave itong mga technical side sa SOCOM. At, So yun nga, ang sa akin, parang marami ako natutunan dyan. Natutunan ko ano yung mga ginagawa nila sa SOS dito sa ano. Mm-hmm. Pero parang I really appreciate what they do. Kasi hindi siya simpleng bagay. Mm-hmm. Yung mga ilaw, yung mga camera, yung mga audio, lahat yan. Binabantayan mo lahat yan, mm-hmm, sabay-sabay. Mm-hmm. At kailangan meron ka talagang team para doon. Mm-hmm. Sa lahat po ng ginagawa nyo, Bishop, sa pagiging busy nyo po, lalo na sa mga activities, may time pa po ba kayo na sa inyong mga hobbies? May free time pa po ba kayo, Bishop? Gagawa ka ng free time. Dati kasi nung bari na ako, sabi ko, ang hirap naman ito, puro administrative work. Nag-aral ako magtumugtog ng instrumento. Nag-aral ako mag-flute. Mm-hmm. Nag-aral ako mag-clarinet. Nag-aral ako mag-saxophone. Wow! Wow talaga! Pero yun nga, sa akin nga kasi parang kailangan mo rin kasi ng ng ibang interest to break yung Mm-hmm. So yun, ganun. Mm-hmm. Plus, kailangan ko rin exercise. Dati, at any one time, pwede ako mag-swim. Magsiswimming ako. Mm-hmm. Sinusubukan ako mag-walking. Mm-hmm. Pero, parang hindi ako successful.
Bishop, bakit niyo po napili yung inyong motto and ano po yung motto po ninyo? Ang motto ko is, the goal of faith is a salvation of souls. Mm-hmm. Ang sa akin kasi, ako ay, parang nakikita ko yung importance ng nag-administrative work. Mm-hmm. So, kapart ng administrative work is yung people management, part ng admin work is finances, activities, managing activities. Pero ang sa akin, sana, at the foundation of all those things is we endeavor the salvation of souls. Yung nilalayo natin na sana makaligtas tayo ng mga kaluluwa. Mm-hmm. At para sa akin, parang sa akin at this point, very elusive pa rin siya. Hindi ko pa siya talagang pwedeng sabihin na napapanghawakan ko na siya. Mm-hmm. Parang it is a goal that I would continue to work on and hopefully continue to be my driving force as a bishop. Bishop, what's your message to the faithful po, especially po yung ating mga youth na nagtatrabaho sa simbahan, yung ating mga servers po? Well, dalawa. Ang mga pare ng Novaliches ay tumatanda na. Ang average age ay 56. So in 10 years time, kung walang bagong papasok na pare, ang average age ay magiging 66 na. Puro mga uugod-ugod at ano na, ang mga pare nun. So, kaya kailangan merong tumugon sa pagpapare. So sa akin, sana mas maraming kabataan na tumugon sa pagpapare. Tumugon sa adventure ng Diyos. Mm-hmm. Pangalawa, siguro yung mga kabataan na hindi naman talaga din na tinatawag para sa pagpapare, pero sa iba't ibang pamamaraan ay pwede silang maglingkod sa simbahan. Mm-hmm. Ang mga kabataan, parang magugulat, you will be amazed how energetic, how creative, how joyful, how enduring their presence can be in the church. At para sa akin, yan yung magbibigay ng buhay at sigla sa simbahan. Once again po, thank you very much po, Bishop, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat din. Salamat din po sa ministry po ninyo. Thank you. Kasi ito po yung pagkakataon na pwedeng vocation campaign material din po ito. Opo, opo. Sa mga gusto magpare. Yes po. At saka mga gusto mag-ubispo. Amen. Amen. Sana po ay ma-invite po natin ng ating mga viewers po na pumasok sa religious life. Opo. Ano po. Thank you po, Bishop. Thank you po. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shune!